Magandang hapon po. May panibagong insidente ng pangharas ng China sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Maghahatid lang sana ng langis at iba pang pangailangan ng mga barko ng Pilipinas na hinarang ng Chinese militia at ilang beses binombahan ng tubig. Mula sa West Philippine Sea, nakatutuklay si June Veneracion. June! Ivan, na nagsimula sa paninindak, pagharang at pagbuntot, pero sa bandang huli ay nauwi rin sa pambubomba ng water cannon ang ginawang harassment ng China Coast Guard sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At kabilang nga sa mga naharas, Ivan, ay nakikita nyo sa aking likuran itong CCG-3302. Ito yung barko na bumuntot sa atin, mga nasa 40 nautical miles malang papunta rito sa Scarborough Shoal. At kabilang nga itong barko na ito sa humarang sa isa sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsagawa lang dapat ng resupply mission sa Scarborough Shoal para sa ating mga kababayang mangingisda doon. Sa pool ang mga barko ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng water cannon ng China Coast Guard. Lakas! Lakas ng pressure na yun. Nang magsagawa ng resupply mission para sa mga manggisdang Pinoy sa Scarborough Shoal. Ito, pangalawa na ito. Diretso mismo sa barko. Ang Code Zebra ay emergency protocol na hudyat na kailangang pumasok lahat ng crew sa loob ng barko. Eh, tumatama na yung water cannon. Talagang dito mismo sa na. Ayan. Sa mismong barko na ng BFAR. Kanina, medyo iniiwas-iwas pa nila eh. Pati ang mga mangisdang Pinoy na gustong makakuha ng krudo na dala ng BFAR, hindi rin nakaligtas sa harassment gamit ang water cannon. Parang ginagato mga Pilipino dito, hindi naman nila teritoryo to. Tatlong barko ng BFAR, ang DRP Dato Sinday, DRP Dato Bangkaw, at DRP Dato Tamblot, ang magkakahiwalay na pinuntirin ng pangharas ng China sa resupply mission sa Scarborough. Napikon na rin sa atin kasi di natin titigil ang pagpasok dito eh. Eh syempre, mga barko ng BFAR, di naman tayo papatinag dito. Dito naman tayo para sa mga mangisda natin eh. Alam natin lahat ng teritoryo ng Pilipinas. Bukod sa pambabomba ng water cannon, ginamit din sa pagharang ang mga Chinese militia vessel. Umabot pa sa puntong tinutulak ng mga tauhan ng BFAR ang militia vessel na nagpupumilit na dumikit. Nasira ang bahagi ng railings ng BRP Dato Sinday nang kumaskas sa militia vessel. Pero bago pa makalapit sa Scarborough ang mga barko ng BFAR, hindi na ito tinigilang buntutan at harangin ng China Coast Guard. Parang patintero ang nangyari. Wala rin tigil ang mga radio challenge. Stop illegal actions at once. Leave the sea area of Hoya Island immediately. Minonitor naman ng eroplano ng BFAR ang sitwasyon mula sa ere. Tumagal ang mahigit 4 oras ang pangharas ng China Coast Guard at kanilang milisya. Ivan, Pia, dahil na rin sa nangyaring tensyon at para na rin sa seguridad ng lahat ay minabuti ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na paiksiin yung kanilang lakad sa Scarborough Shoal. Ngayon ay umibiyahe na kami pabalik ng Orion, Bataan. Dapat sana bukas pa ang alis ng BFAR papunta sa probinsya ng Bataan mula nga rito sa Scarborough Shoal. Balik sa inyo. June, makikita natin sa video yung talagang malakas yung buga ng tubig mula sa mga water cannon. Pakilarawan nga sa amin yung lakas ng pressure nito. Ito ba'y pambugaw lang o ito'y kayang makapinsala ng barko o ng mga fishing boats? At sa tao, ano kayang pwede mag-epekto nito pag tinamaan ka? Nako, Ivan, kung sa tao ito'y tumama, talagang tatalsik eh, no? Kaya nga kanina nagmamadali yung mga tauhan ng BFAR na pumasok sa loob ng barko, kaya nga nagdeklara ng Code Zebra. Kung nakikita lang sana nyo sa video ngayon, ano, meron kaming kuha kanina, kung ano yung naging epekto nung tama ng water cannon. Nakupi,
nakupi yung radar Ivan dahil sa tamang anong water cannon. Nagkaroon ng problema ngayon yung radar system nitong barko dahil diyan na nagkasasagawa pa ng damage assessment sa iba pang barko na kasama rito sa misyon. Tatlo kasi itong barko ng DFAR na kasama sa resupply mission, nagsasagawa ng damage assessment diyan para malaman kung ano pang pinsala ang kanilang inabot. Pero ito Ivan, napapakita ko lang, hindi ito water cannon, hindi ito damage na epekto ng water cannon. Ito yung epekto nung tumama yung Chinese militia vessel na talagang nang gumili diyan. Talagang siniksik yung kanilang barko diyan at yun nga nagkakaskisa na ito yung naging epekto sa bahagi ng railings nito ng barko ng BFAR, Ivan. June, kapag yung nagbubuga na ng tubig yung water cannon ng Chinese Coast Guard at kapag ganyan na sinasabi mo dumidikit yung kanilang barko, ano naman yung nagiging instant reaction o ano yung ginagawa ng mga tao o mga kasamahan mo na nasa barko? Ang protocol talaga nito dito nila PIA no kapag tumatama yung water cannon, umiiwas sila. Umiiwas sila na sana umisa na binabagalan nila yung pagtakbo ng barko, kundi man kumakaliwa sila o kumakanan, depende doon sa tama ng water cannon. Pero kanina talaga wala nang ganun-ganun, ang hirap na iwasan dahil sentro talaga yung tama ng water cannon. Yung kapag mga Chinese militia vessel naman ang nanggigilid dito Pia, ang ginagawa nila ay umiiwas din sila, naglalagay sila ng cushion dyan para maski papano ma-lessen yung impact nung banggaan ng dalawang barko. Pero ganun pa man, may mga pagkakataon nga na talagang nadidikit yung dalawang barko. Actually, 10 minutes bago tayo umere Pia ay may malakas na tunog kaming narinig. Yung pala, inatrasan itong sinasakyan namin barko ng isa sa mga Chinese militia vessel na nakadeploy dito sa bahagi na ito ng West Philippine Sea, Pia. June, panghuling tanong na lang. So anong ending natin? Naging matagumpay ba yung resupply mission? Yun naman talaga ang kanilang punterya, Ivan. Kaya kahit na mayat maya yung pambobomba ng water cannon, kaliwat kanan yung inaabot ng mga barko ng BFAR, ay tinuloy pa rin nila yung kanilang mission. Yes, naging successful yung kanilang resupply mission dito. Nakapag-unload sila ng mga fuel. Kahit nga yung mga Noche Buena package, Ivan, ano? So nakapagbigay sila sa mga kababayan nating mangisda. Malaking tulong na yon, sabi nga ng ibang mga mangisda dito, nakararating lang para mangisda, magtatagal sila rito ng mga dalawang linggo pa. So ang laking tulong para sa kanila, meron silang libreng krudo at yun nga, meron pang Noche Buena package mula sa BFAR. Ivan. Okay, ingat kayo dyan at maraming salamat, June Venerson, sa paghahatid ng balita tungkol sa pagtindig ng Pilipinas sa ating teritoryo. Samantala, dapat na raw umalis agad sa Bajo de Masinloc ang Chinese vessels. Sinabi ito ng National Task Force for the West Philippine Sea kasunod ng ilang beses na pambobomba ng China ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas kaninang umaga. Batay sa ulat na natanggap ng NSC, hindi bababa sa 8 beses gumamit ng water cannon ng China Coast Guard para pigilan ang BFAR vessels na makalapit sa mga Pilipinong mangingisda na naghihintay ng oil subsidy at grocery pack. Sabi pa ng NSC, gumamit pa ang Chinese Maritime Militia vessels ng long-range acoustic device sa mga barko ng BFAR na nagdulot ng temporary discomfort at incapacitation sa ilang sakay ng barko. Kinundin na rin ng NSC ang pagde-deploy ng China ng rigid hull inflatable boats para itaboy ang Filipino fishing vessels. Gitang NSC panglabag sa international law ang mga ginagawa ng China. Nababahala naman daw ang Amerika, European Union at Japan sa ginawa ng China. Sa ulat naman ng Reuters, sinabi ng China na nagsagawa lang daw ng control measure ang China laban sa 3 fishing vessels ng Pilipinas na anilay nanghihimasok sa Scarborough Shoal batay sa ulat ng state media. Sa kabila ng water cannon incident malapit sa Bajo de Masinloc, tuloy naman ang Christmas convoy ng mga sibilyang magdadala ng regalong pamasko sa Ayungin Shoal at iba pang pinag-aagawang teritoryo. Yan ang tinutukan live ni Jonathan Landas. Jonathan! Ivan, dito sa El Nido manggagaling ang makasaysayang ekspedisyon
sa West Philippine Sea. Bukas po yan mangyayari kung saan ang mga civilian mismo ang mangunguna para maghatid ng mga supply sa mga nakaistasyong sundalo sa pinag-aagawang teritoryo. All set na ang grupong Atin Ito Coalition, pero paglilinaw nila, hindi ito pag-uudyok sa China. Sa pambihirang pagkakataon, mga sibilyan ang papalaot sa West Philippine Sea para sa supply mission. Mula El Nido, sasakay sila ng barkong pansibilyan din, ang MV Kapitan Felix Oka. Magdadala sila ng mga pamaskong regalo sa mga komunidad at sundalo na nasa mga pinag-aagawang teritoryo, ang Ayungin Shoal at mga isla ng Lawak at Patag. Pangungunahan ito ng grupong Atin Ito Coalition. Tayo ay nagkakaisa sa ating paninindigan na ang West Philippine Sea ay atin. May dala po tayong mga Noche Buena package at kung kaya nga pong mag-decorate din tayo ng parol at mapadala yun sa BRP Sierra Madre, susubukan po natin. Halos 200 ang kasama sa ekspedisyong ito. Mula sa grupo ng mga kabataan, katutubo, mangingisda, media at iba pang sektor. Andun po yung kabaan, dun yung takot, pero mas nangibabaw yung tapang natin. Dahil nga sabi natin, atin po ang West Philippine Sea. Christmas convoy ang tawag nila sa supply mission na ito. Bukod kasi sa civilian ship na MV Kapitan Felix Oka, bubuntot sa laot ang nasa 40 bangka ng mga mangingisda. Kaming mga mangingisda ay hindi lamang tagahatid ng pagkain, kundi katulong din kami sa pagtatanggol ng ating mga territorial waters. May basbas ng gobyerno ang paglalayag na ito. 3 barko ng Philippine Coast Guard ang mag-escort sa convoy. Sabi ng Atin Ito Coalition, nag-ambaga ng iba't ibang grupo para sa misyong ito. Ivan, nabalitaan na namin dito yung pagbobomba ng tubig ng China Coast Guard doon sa barko ng BFAR sa Scarborough Shoal, kung saan nakasaka yung kasama natin si June Veneracion. Pero sabi ng grupong Atin Ito Coalition at ng Coast Guard Palawan, hindi ito makakaapekto sa ruta na una nang nakaplano para dito sa Christmas convoy. Ngayong 6 ng gabi, magkakaroon po ng send-off ng convoy na magsisimulang maglayag mamayang 1:00 ng madaling araw. Sasama po dyan ang GMA Integrated News at iyahatid namin sa inyo ang latest sa ekspedisyong ito. Mula rito sa El Nido sa Palawan, ako po si Jonathan Andal, Nakatutok 24 Oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Kinundin ng kamera sa isang resolusyon ng panggigipit at mga iligal na hakbang ng China sa West Philippine Sea. Pero ang China, hindi ito tinanggap. Nakatutok si Chino Gaston. Ang mga pangaharang pambubuntot, pagtutok ng laser at pag-water cannon ng mga barko ng Pilipinas, pagpigil sa mga mangingisdang Pilipino na mangisda sa Bajo de Masinloc at iba pang pagmamalupit ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, formal nang kinundina ng Kamara sa House Resolution 1494. Nananawagan din ng Kamara sa gobyerno na igiit at protektahan ang sovereign rights sa EEZ at Continental Shelf alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, mga karapatang muling pinatibay sa 2016 ruling of the Permanent Court of Arbitration. Sa isang press briefing ng Chinese Foreign Ministry, sinabi ng China na hindi nila tinatanggap ang ipinasang resolusyon dahil wala raw itong basihan at paniniraan niya sa China. Ang karapatan daw ng China, pinagtibay ng kasaysayan at maging ng international law. Muli rin kinastigo ng Foreign Minister ng China ang Arbitral Tribunal na aniyay walang jurisdiction na dinggi ng arbitration case at ang desisyon nito na illegal aniya. Tumangging magbigay ng pahayag tungkol sa mga pasaring ng China, ang Philippine Coast Guard at AFP na madalas nakakaranas ng panggigipit ng Chinese Coast Guard at Chinese Fishing Militia sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Dati nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang patuloy na paninisi ng China sa Pilipinas sa tensyon sa sarili nating EEZ ay nagpapababa sa kredibilidad ng China sa mata ng international community. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. May inaasahang big time rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansyana, isang oil industry source, 1 peso and 60 centavos hanggang 2 pesos ang posibleng bawas sa kada litro ng diesel at gasolina. IKDOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng buwaba pa ang presyo ng hanggang matapos ang taon dahil sa posibleng oversupply hanggang sa unang bahagi ng 2024. Maliban na lang,
kung matuloy anya ang planong pagbabawas ng produksyon ng mga bansang kasapi ng OPEC+. May nakambang pagtaas sa kontribusyon ang mga miyembro ng Pag-ibig Fund pagdating ng Enero. Go signal na lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinihintay matapos na maaprubahan ng Pag-ibig Board ang taas singil. Ayon yan kay Pag-ibig CEO Marilyn Acosta. Sa ngayon, 100 pesos kada buwan ang average premium ng mga miyembro, kasama na ang employer na nagbabayad din ng 100 pesos. Kung maipatupad ang taas singil, magiging 200 pesos na ang maximum contribution para sa miyembro at mga employer. Tumo-throwback feels, pero may mga bago ring rides, pakulo at atraksyon sa nagbabalik na Fiesta Carnival sa Araneta City sa Cubao, Quezon City. At live yung tinutukan ni Katrina Sol. Rina. Ivan, makalipas ang halos dalawang dekada muling binuksan sa publiko itong Fiesta Carnival dito nga yan sa Araneta City sa Cubao sa Quezon City. At kasabay ng pagbubukas nito, ang pagbabalik din ng mga memorable attractions dito kasabay ang mga bagong rides tulad nga nito. In 1971, nang buksan ang Fiesta Carnival sa publiko. Binansagan ito noong Manila's mini Disneyland dahil ito ay year-round all-weather place for leisure and amusement. 2000 naman nang magsara ito. Marami ang nakamiss sa lugar. Pero the wait is over. Nagbabalik na ang Fiesta Carnival. Binuksan ito sa publiko ngayong araw. Bigger, better, and brighter ang peg nito ngayon. Si Marvin May Milianes, agad dinala rito ang kanyang pamilya. Noong bata raw siya, dito siya palagi ipinapasyal ng kanyang mga magulang. Noong kabataan namin, lagi kami dinadala dito ng mama at papa namin. Kaming tatlong magkakapatid. So, ang dami rin ng rides ng panahon na yon, tapos madaming tao. It's very nostalgic, kaya itong opportunity na to, we're so happy na nag-open again. And I'm bringing my daughter now so she can experience the fun here. Ipinagmamalaki ng Fiesta Carnival ang mas maraming rides at dagdag atraksyon gaya ng kids play area, arcade, skating park, party room, at we jump trampoline. Isa nga sa mga pinipilahan dito ngayon ay itong bagong atraksyon nila na we jump trampoline. Dahil bukod sa pwede ito sa mga bata, pwede rin ito sa mga young at heart. Tulad ko! Tsaka marami ng ilaw. Dati kasi parang rough ang floor, tapos madilim. I've never seen so much trampoline. I'm so happy I could burst. Sobrang saya po. Parang may mga bata. Kung pagod na sa mga ride, pwedeng kumain sa food stall dito. Layon daw ng pagbubukas ng Fiesta Carnival. Nasariwain ang mga alaala sa lugar ng mga batang 70s hanggang 90s. Habang binibigyan sila ng mga bagong memories kasama ang kanilang mga mahal sa buhay ngayon. This is a treat, a Christmas treat of Araneta City to everyone, from the older generation to the new generation. Parang gusto namin i-pass on yung experience sa mga older generation like us. Ivan, para naman sa mga gustong mamasyal dito, libre po ang entrance fee at magtutuloy-tuloy na raw yan. Grand opening naman ito sa December 15. Ivan? Enjoy! At maraming salamat, Katrina Son. Certified multitasker si Isabel Ortega na may bagong business at abala rin sa pagpopromote ng Metro Manila Film Fest entry na Firefly. Makichika tayo kay Katatibayan. Muling pinatunayan ni Sparkle artist Isabel Ortega na she is more than just a pretty face. Pinagsasabay-sabay niya ngayon ang pag-aaral ng law, pag-artista, entrepreneur, and this time, a baker. Malapit daw sa puso ni Isabel ang passion project na ito dahil ka-partner niya ang kanyang inang si Michelle Ortega. Ever since naman po talaga, yung love for baking is nasa amin na po ng mom ko. It's about time na ituturo rin niya sa akin yung recipes niya. Full support sa mag-inang fellow Sparkle artists na sina Miguel San Felix at Rafael Landicho. Ika nga ni Isabel, lakas na loob ang kailangan.
tulad ng Tagos sa Pusong Mensaheng hatid ng MMFF Movie Entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Farfly sa mga kabataan. Kahit gaano kalaki yung problema mo, yung obstacle mo is malalampasan mo rin yan. Just kailangan mo lang ng lakas ng loob. It's not always about the destination, pero about just a journey mo sa buhay. So, i-enjoy and lagi mong isipin na marami kang matutunan sa journey mo. Very fulfilled at grateful si Isabel dahil dinumugan Davao Mall Show ng kanilang movie. Todo hiyawan ang fans sa performances ng tambalang Isagel. Bukod sa ganda ng storya, maganda rin daw ang cinematography ng kinunan pa sa iba't ibang tourist spot sa Pilipinas. Ang ganda ng Pilipinas, yun ang masasabi ko. Kasi ang dami naming napuntahan ng mga locations na tulad ng Mayon, ng Mount Bulusan, talagang na-tour namin yung Bicol. Sa Pasko, magiging abala si ng Isabel at Miguel sa promotion ng pelikulang Firefly. Gayunpaman, looking forward silang ipagdiwang ang Paskong Pinoy with their family and loved ones. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Amot ulap ang samahan ng isang pusa at ng kanyang fur parent na isang hiker. Hanggang tuktok kasi ng mga pulag ang kanilang bonding. Chill na chill lang ang Persian cat na si Gibby habang nakasakay sa balikat ng among si Arkham. At nang marating ang summit, kinumutan pa si Gibby. Aba, para hindi lamigin. At bago niya, nakaakyat na rin sila sa mga ulap. Palagi raw silang mag-cat tandem sa mga lakad dahil naniniwala si Arkham na hindi porket house pet ang kanyang pusa ay sa bahay lang ang mga ito. Kailangan din daw makita na maalagang hayop ang ganda ng mundo. Pantapat daw ng Pilipinas sa engranding Thanksgiving Parade sa New York sa Amerika, ang Grand Christmas Parade na nagbabalik sa Taguig. At nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Ivan, damhin ang saya at magic ng Pasko sa pagbabalik ng Grand Christmas Parade. Dito yan sa McKinley Hill matapos mahinto ng 2 taon dahil sa pandemya. Ang Pasko ay para sa mga bata, kaya naman tiyak na masisihan sila sa Grand Christmas Parade. Todo costume ang mga kalahok sa parada. 20 bonggang floats ang makikita ng mga nag-aabang na mallgoers sa mga daraanan ng parada. May kasama ring 50 mascots, 25-foot giant balloons at 1,000 talented performers na magdaragdag ng kulay sa parada. Hango raw sa magarbong Macy's Thanksgiving Day Parade sa New York City ang Grand Christmas Parade ngayong taon. Ivan, 3.5 kilometers ang iikutin ng parada. May mga marshals sa parada para umalalay sa daloy ng trapiko. At yan ang latest mula rito sa McKinley Hill. Balik sa iyo, Ivan. Ilang araw matapos magpositibo sa COVID, bumubuti na raw ang kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Ayon sa Presidential Communications Office, sa 5th araw ng kanyang isolation, hindi na nakararanas ng lagnat, ubo at baradong ilong ang Pangulo sa nakalipas na 24 oras. Maayos din daw ang kanyang kalagayan at idinikla na rin recovered. Ngayong araw ang pagtatapos ng kanyang isolation period. Mabilis na chikana naman tayo. Nagsagawa ng huling live session ng BTS member na si Jungkook bago sumabak sa mandatory military service. Ipinasilip ng K-Idol ang kanyang bagong haircut. Ngayong araw rin inilabas ni JK ang nakaka-touch na official visualizer ng kanta niyang Hate You mula sa solo debut album niyang Golden. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Calaspia. Ivan? Mga kapuso, part-time taho vendor at full-time good boy ang isang golden retriever na trending ngayon. Ang asong si Harris, lumalaban sa pag-alulong kapag may sumisigaw ng taho. Ayun naman, lumapit pa si Harris sa taho vendor nang marinig ang classic na pagtawag nito sa mga customer. At nang inulit ng vendor ang pagsigaw ng taho, aba, pumalulong ulit si Harris ng medyo iba naman yung tono. Oh. Para maiba. Oh, hindi siya vendor. Baka gusto bumili. Ayon sa kanyang fur mom, 1 year and 2 months old na si Harris na dati parang may ganitong behavior kapag dumadaan ang taho vendor.
Good vibes naman ang hatid ni Harris sa netizens, pati kay Manong na nagtitinda ng taho. At mga kapuso, 16 days na lamang at Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.